Gandang umaga po mga ka-arb. Itutuloy na po natin ang biyahe natin papuntang UP Visayas, Negao Campus. Pero itong episode natin ngayon, doon natin to tatapusin sa may bayan ng Uton. Tapos siguro mula sa bayan ng Uton, hindi na muna tayo magbablog papuntang Miagaw para. Mapadali ang biyahe natin. Ito lang mula bayan ng San Miguel papunta sa bayan ng Uton ang ibablog natin para mabilis ang takbo natin. Dito na po tayo sa may Alyusan Road. Pag diniretso mo to papunta sa Iloilo City, Mandurriao. Kasi sa may bayan ng Uton papunta sa bayan ng Miagao, na i-vlog na po natin yan dyan eh. Sa mga previous vlog natin, nakuha na natin yan dyan eh. Kaya hindi na muna natin i-vlog yung mula Uton papuntang Miagao, at para makatipid din tayo sa face ng kuha natin ng memory card nitong action cam natin. Bahala ko kasi pagpabalik mula Miagao kung ano yung naging ruta ng idol natin na magaling din na vlogger, si Ayud Idol Twistma. Mula Miagao nun eh nagbiya igbaras siya. Tapos igbaras tubungan, tubungan to Leon, tapos Leon to Maasin. Yun ang babaybayin natin, ang niruta niya na yun. Lalo pat ang bayan ng igbaras hindi pa natin ay vlogan dyan eh. Pero ang bayan ng tubungan papunta sa bayan ng Leon Maasin, na i-vlog na natin yan dyan eh. Ganda ng entrance ng subdivision na to eh. Ano kaya yan dyan? Nandito pa rin po tayo sa may upa ng bayan ng San Miguel. Pagdating po dyan sa may intersection sa Baya, Barangay San Jose, nakaanan na po tayo papunta sa bayan ng Uton. Tapos doon na tayo mag-end ng episode natin sa Maasin to Miagao pa natin.
iwas tayo doon sa napnap. Dito pala ginagawa din ang daan. May previous vlog po tayo na yung ebidensya po ang DC power amp po. Dito natin nung inihatid ang po natin. So may warehouse ng RC Pula dito. Yan dyan. Ang nakakuha ng taga San Joaquin na delivery driver, truck driver. Ito naman ang impounding area ng LTO, Land Transportation Office. Ito kasing mahirap. Kailan lang ginawa ang mga kalsada, binabakbak na naman para gawin ulit. Palibasa kasi hindi standard ang pagkakagawa, hindi standard ang material, kaya ayan tuloy. Minsan di ba inaabot ng isang dekada, bakbaki na naman. Ayan ito, okay ba ito? Ba't binakbak? Para lang may project. Haha, tayo ang mga kontraktor, saka nang dito po yung isla. Pasensya na po ha. Nakakapagtaka lang kasi maayos ang daan, babakbakin. Niya magbakbak tayo ng takbo para makarating tayo kagad doon. Ganda na oh, asfaltado. Dati nung bumibiyahe pa ako ng tricycle, minsan naabot kami rito, nakakarating kami rito. Rough road mo ito noon. Pag nag-uula nun, nga, grabe putik ah. Ngayon, sementado na. May porsyon na asfaltado. Yun nga lang, ang bilis masira dahil sa mga to, itong mga naglalaki ang truck na dumadaan dito. May mga karga na quarry material. Ang lakas makasira ng daan sa mga to. Sa bigat ba naman ang karga niya nila eh. Kaya dapat sana ang paggagawa ng kalsada standard naman nila para makalaba naman ang kalsada sa bigat ng mga sasakyan na dumadaan. Kagaya niyan, 40 ton siguro ang kapasity niyan. Parang kagaya din doon sa may barangay Amirang ngayon. Kailan lang yung sinimentuhan eh. 2013 ba o 2014? Wala pang isang dekada, bakbak na naman. Ano kasi sira na. Yung sa Miami naman, maigi na lang. Inasalto Burley lang. Yung sa may portion ng Maasin. Sa area ng Maasin. Pero yung sa may area ng Kabatuan. Binakbak talaga. Ang problema pa nun, yung mga pumapasok sa PC, pag rush hour, nagkaka-build up ng traffic dun, abala yung mga bumibiyahe. Sana naman sa DPWH
si PWH tapos sa mga kontraktor. Ayusin naman sana nila. Kibaya naman ang pagkakagawa. Huwag naman sanang i-standard para tumagal naman ang kalsada. Ang tax kasi ng kwan diyan na lang napupunta sa mga mayat maya pagawa ng daan, imbis na mapunduhan pa yung ibang mga dapat punduhan ng gobyerno, diyan na lang napupunta. Kaya tuloy ang Pilipinas halos walang pag-undad. Ito na yata yung na-i-vlog natin na bagong highway na ginagawa mula dun sa may nasasakupan ng distrito ng Mandurigao sa Iloilo City hanggang bayan ng Uton. Pero ewan ko lang kung aabot yun sa may bayan ng Kabatuan, bayan ng Kibawan. Parang bypass highway yun. Hindi ko pala na videohan kanina. Hindi ko nakuha na ng footage nung pinalitan natin ang gulong natin sa unahan. At ang ipinalit natin yung gulong na binigay sa atin bago nating kaibigan sa YouTube, si Lodi Ride for Fun 4507 ba yun? Ride for Fun 4507. Lodi, maraming salamat po sa ibinigay mong gulong. Ngayon nakakabit na siya sa kay YTX. Yung kasing dating gulong na nakakabit, panay ang singaw nun eh. Pero kung titingnan mo, wala namang butas ang interior. Eh malamang siguro sa pipo niya, sa balbula. Doon siguro sumunong singaw. At yung interior na yan, takot na yun eh. Nasa mga 3 taon kalahati na yun. Original niya pa talaga na interior yun. Pagyak pala kaya. Bumagal ang takbo ng sasakyan. Pasok na po tayo sa bayan ng Uton. Nandito na po tayo sa may bayan ng Uton. At pagkakanan ka dyan, tumbok niyan sa may barangay San Antonio sa bayan ng San Miguel, paalimod dyan yung kanan na yan. May vlog na natin yan noon. At ito namang sa kaliwa ang tumbok niyan sa may public plaza yata ng itong bayan ng Uton. Hindi na tayo dadaan doon kasi nagmamadali na po tayo. At dito na po natin tatapusin ang vlog natin na San Miguel to Uton. Uh,
At hindi na muna natin i-vlog mula Uton papuntang Mayagaw para mabilis ang takbo natin. Saka na lang tayo magbablog mamaya magpa-uwi na, at para makatipid na din sa side. Ayan, ito na po yung papuntang Antique na road, Iloilo City Antique road. Diyan na lang natin i-end ang vlog natin sa may Gaitano Uton ba yan? Malaking bayan din itong bayan ng Uton. Atensya na po kung hindi tayo nakadaan doon sa may public plaza ng bayan ng Uton, dahil nang mamadali po tayo. Nakahabol tayo ng oras eh. Ayan, dito ko na po tatapusin ang vlog natin sa may Gaitano Uton. At maraming salamat po sa pagsama mga ka-arb. At ingat po tayong lagi. Gaitano Capital Uton.